Okay, magandang araw po sa inyo lahat ulit. Welcome ulit sa aking channel. At ipakikita ko naman sa inyo ang aking kabina. So, halika kayo. Ito yung kabina ko. Siyempre, carpet eh. Natanggal natin yung chinelas dahil sayang linis. Ito yung aking kabina. Actually, ito kakakabit lang. Ito yung board. Napaka-importante sa akin ito kasi pag gising ko sa umaga, andito na yung mga reminder ko. Halimbawa, ayan, nakalagay naman dito yung ano gagawin ko. Halimbawa, check-in ko yung report na bago para bukas. So, reminder ko yan. So, kada bar ko, pag wala ako nakita ng ganitong writing board, pinalalagyan ko. Actually, ang lahat ng kapitan, lagi niyang naka-facing dito sa, kita mo yung bar ko. Yan. Especially sa gabi. Bakit? Kasi dito, kung alam ko na medyo matraffic o maraming kalaban ng mga barko, fishing boat, so dito ako nasilip, paminsan-minsan, para makita ko yung sitwasyon. Pag medyo alam ko na marami at hindi ako tinatawagan ng fisher ko, siyempre ako na talaga na-update doon sa bridge. Pero bago pa ako magpahinga matulog, sinusukat ko na yan kung saan yung mga lugar na medyo critical. At saka may nilalagay na ako doon sa ECDIS, dati mapa nung araw, kung kailan ako tatawagin. Siyempre bilang kapitan talaga, number one natin, safety. Naman yung sapatos ko, siyempre tuwing umaga, kung makikita nyo sa vlog ko na lagi akong nagpapapawis. So yung mga helmet, nandito na yan. Ito yung opisina ko. Siyempre, umpisa natin na andyan yung mga pilings. So kita nyo na, dyan yung mga pilings. Ito yung mga satellite communication. Na pag nag-ring doon, re-ring din dito. So, may instruction niya ako sa official, magka hindi ko sinagot ng mga tatlo, apat na ring, baka wala ako dito, sila sasagot. So, para malaman. Dito din yung communication ko, parehas din sa bridge, saka sa akin. So, yung tombar ko, wala. Pero may, dito may manual. Ika yung sa una na napapanood yung sa pelikula. Ayan. So, kung di na gumagana yan, nag-blackout, makakatawag pa rin. Andito pa rin. Kahit medyo luma na, magaling din minsan yung mga in-check kasi made in China to. 15 years old na itong barko. So, normally din, makikita ko lagi yung harapan ng barko. Ito naman tayo. Siyempre, palibasa, medyo health conscious, kunwari tayo, may prutas ako, tsaka kalimitan, humingi talaga ako ng blender kasi minsan dito na lang ako nag-almusal o hapunan. Ayan, prutas, minsan may oatmeal din ako dyan, may cornflakes. Pero kung anong meron ako, meron din yung crew kasi sa barko naman walang special eh, pare-parehas lang kami. Kahit pa, basta ako nagkapitan, hindi ko naman kinukuha na special ang ako. Yun na lang, siyempre nakakapagpadala ako ng ganito, kasi minsan talaga, pag ako'y bumaba, ayaw kong bumaba doon sa gali, ulutaan. Kasi natutokso akong kumain. Dahil, parang may bets hindi ang dila natin. So, tinatry. Try lang naman na mag-diet. Tsaka, kailangan din natin eh. Ika nga, maging health conscious. Mapapansin nyo, meron ditong BHF. So, ganun pa rin. Nakaka-monitor. Yung ibang mga barko kong pinanggalihan ko, kasi hindi mapare-pareho yung kabini ng kapitan. Meron minsan dito, monitor ng radar. So, kung ano naroon sa taas, meron din ako. Meron din monitor ng ECDIS. So, sa ngayon, wala. So, yung iba-iba kasi nga eh. Pero halos lahat ng kapitan ng barko, sa lahat ng kabina ng kapitan ay may ganito style yan. Dalawa yung bintana na kita mo yung ano, kita mo yung labas. So, nasa rang natin para magandang view. Napaka-importante ng communication sa barko. Kasi pag may mga alarma, actually hindi ako sa telepono tumatawag. Kaya kagabi,
alas dos ng imedya ng madaling araw, may alarma. Yung pala, siyempre, puyat na naman tayo. Normal yan, trabaho. May, yung pala, first time ko rin na konektado yung bills ng aming pump room. So dito ko tinatawagan yung official ko kung sino yung duty, kung ano yung sitwasyon. I-try natin. At saka mayroon akong code na ginagamit para pumula nung ako nagbarko yung ginagamit ko, mas nagkakaintindihan kami. Halimbawa, ngayon, ang master, ginagamit ko, Mike, yung phonetic sa atin, sa salita natin, sa Marino. So, ang master, ako, ang Mike. Yung third mate, si Tango. Checkin natin, testingin natin kung sasagot. Tango, Mike. Tango. Hi, sir. Tango. Roger. Okay naman dyan. Hindi mo ma-ano? Wala bang bagong barkong dumating dyan sa vicinity? Sa vicinity natin? So far, sir. Wala pa naman, sir. Walang tawag sa opisina? Wala, ano? Sir, wala naman. Okay, thank you. Yun. Tango. Subukan naman natin ang crew para malaman natin kung effective talaga itong communication ko. Tingnan natin yung ano, Maestro Amo. Magtataka kayo, ano Maestro Amo? Ang Maestro Amo, yun yung boson. O minsan ang tawag si Bokyo, nung iba, sinasabi. O kung ikumpara mo siya sa Pilipinas, siya yung foreman. So sa barko, boson. So ang code niya, palibasa sa boson, letter B as Bravo. Try natin. Bravo, Mike. Sir. Bravo, Mike. Sir, Roger, Bravo. Roger, saan ka naman nagpapalusot? Dito, sir, sa expansion center na maroon ng parlay, community rubber. Ganun ba? Ay di, pangalawang gawa na yan. Tinetesting ko lang kung sumusunod tayo sa ating code, sa pagtawag. Radyo, sige, laging dala na radyo para pag-emergency. Yes, sir. Naka-lagay yung big radio. Okay, thank you. Si Batang yun. Taga-Batangas din kasi. Dito, normal yan. Parang nasa, kung di naman, 5-star hotel, 3-star. May sariling, lagi ng damit. Lagi ng mga damit ko. Sobra-sobra pa. Merong, yan. Dami ko lagi yan. Ito, napaka-importante ito. Kahit walang ilaw, kita sa gabi ito. So ito yung life jacket, ito immersion suit. So ayan, siyempre alam niyo naman ang gamit ng life jacket, pero doon sa iba na hindi nakala ng kung ano yung immersion suit, mahirap lang buksan, ganito yung tsura niyan. Yung kasa yung buong katawan mo, ang gamit talaga niyan pag sa, ano ba, puro yellow na yung paligid natin, kahit ka man overboard o abandon ship, mahulog ka sa tubig, hindi ka mapoprosen. Parang nangyari sa Titanic, karamihan kasi namatay dun dahil sa prosen o sa lamig. So may kumontra na yan. Pamula nung incidenting yun, may protection naman ng mga marino. So mga papasiro, social kami rito, pati lahat ng crew. Laki. Mineral water lang naman ang aming tubig. So kasi, mineral water gamit lahat ng bag nila. Siyempre, sama sa MLCO, okay na rin. Marami nga lang plastic, kaya marami ka naiipong basurang plastic. Siyempre, bawal. Alam natin, advocacy ko rin na pagmamahal sa kalikasan, tinatry namin iipon yung plastic. So, may technique kami na yung binibiyak yun, na kinocompress, saka namin i-upload sa siyo. Okay, pasok tayo sa kabina. Ang pansin nyo, ready lagi ako. Pag gusto kong may nakubyerta, overall. Siyempre, ang aking uniforme pag atraka sa karto, may puti din ako yan. Then, kung mapapansin nyo, may naglilinis sa aking kabina. Siyempre, kung gusto ko araw-araw, walang problema dahil may mess boy. Pero palibasa, hindi man ako masyado yung makuha sa kabina. So, tinatawag ko na lang, o kaya pinakukuha yung basura. Pero, totoo ito, yung sa kama ko, pag-ising ko yan, pinapractice ko na sarili ko na ayusin yan. Pag
pagbangon ko, ayusin ko para paghiga ko din ulit, ayos ulit. So ako mismo ang personal nag-ayos yan. Bibintana na rin dito. Ayan, makikita mo yung kung malapit siya sa gilid, makikita mo rin yung barko o yung isla, matatanaw mo. Siyempre dahil nga sa COVID, actually ito inabutan ko na rito eh. May mga face shield din. Actually doon sa labas nga mayroon akong alcohol, saka mayroon pang portable para gamitin. So mayroon ako nabutan na yung parang chemical suit, yung suit nila, yung ginagamit ng mga frontliners. So bihira mong gamitin yan. Siyempre, yan, ito yung sombrero ko, dalawa. Ito yung aking sombrero pag magmamanebra, nakuso na sombrero. Sombrerong kung sakaling makalabas, ang problema, wala na labas ha, kaya dito lang muna. At ito, personal ko laging nagdadala ko nito. O mula na yung ginawa ko yung pelikulang Di Malupig, yung Abs Wheel, pang-exercise ko rin. Ito, ulitin natin yung ano, ginagawa ko ito sa Pilipinas at saka dito. At least minimum kasi yan 3 times 3. Pero kaya natin ang pakwalan daw na abs daw eh. Pero pang-exercise din, pantanggal din ang stress. Checkin natin si kumukuha ng camera kung ilang magagawa niya. Ayan, actually pinagpa-practice ko na si Cadet Francis. Mr. Francis, ayan, Maya, ready ka na? Okay, sir. Kasi pag inabutan ako ng Christmas, may pa-contest ako. Kung ano yung magawa ko at malampasan ako, kunwari, nakagawa ako ng 30. Kung makagawa siya ng 40, may $10 siya. Ibig sabihin, $1 per sobra sa akin. So, si Cadet, tatry natin, practice lang to para kung sakaling abuti kami ng Christmas, ay di, ready na siya. So, titingnan natin kung ilang magagawa niya. Sa tingin mo, Francis, mga ilan ang magagawa mo? Wala, sir. Okay, ha? All the way, ha? Walang daya, ha? Okay, sir. Okay, go. Ano parang na? Practice para sa Pasko. Manalo ka kung abunin tayo Pasko bagong taon. Ano? Oo, sir. Okay, siyempre, sa kabina ko, meron din tayong CR. Okay naman CR ko, papasukin natin. Ito yung at least meron ako sarili lababo. Ayan. Ayan, mga gamit ko. Lagi na ano. So, yan. Siyempre, kung may CR, kailangan din meron ano, may labahan. So dito, ito yung ano, officer laundry room. Pero nakakalimitan, minsan dito rin ako. Kaya lang, meron pangkapitan dito. So sa ibang barko, pangatlo ito na may sariling washing machine ako. Yung isa sa loob mismo ng kabina ko, ito naman nasa labas ng kabina ko. So ito yung captain's. Ayan, ito. Isa rin yung washing machine. Pwede maglaba. At saka dito ko naglalaba. Dito ko na rin sinasampay. Diba? So at least, mas komportable kumpara. Kasi bihira din yung barko na may sariling labahan yung ano, ang kapitan. So, isa ito sa pangatlo itong barko ko na may sariling labahan. Ito pala yung ano, shower room ko. At ito naman yung ano, toilet ko. So, yun, medyo malakas ang ano, suction. So, tapos siyempre, libangan ko rin yung mag-compose ng kanta at mag-gitara, kaya may gitara rito.
ng isang kapitan. Kahit tanker o container, carrier, halos yung mga kabina ng kapitan at kalmita ng mga chief engineer, naiba siya sa kumpara sa mga crew. Kasi siyempre mas malaki yan sa mga sa tapor, meron silang sala. Pero halos naman na yun, pare-pares na rin, maliban doon sa mga sala, may sarili na ref. Sa kapitan, siyempre may naiba rin dahil meron ka, meron kami na safety board kung saan may nakatago na aming CPM. At anyhow, hope na gusto niya yung presentation ko about sa kabina ng kapitan. Marami na rin akong barkong manduhan, so iba-iba lang ng konti ang itsura ng kapitan, pero halos pare-pareho. Alas dito, mga pwede akong mag-insahe dito, pwede doon sa taas. So, salamat sa inyong pananood at patuloy niyo pong subaybayan ang aking channel at patuloy na takilin. Maraming salamat.